Pero bago tayo magpatuloy, ay paki-like po ng ating video, pati na rin ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Paputol-putulin daw ang katawan ni Aubrey, kapag hindi sila nagbigay ng 10 milyong piso, kilabot na kilabot ang mag-iina. Hindi nila ma-imagine si Aubrey na sasapitin ang ganoong uri ng kamatayan. Dumating si Nessie, nalaman na niyang kumontak ang mga kidnapper. Pero ngayon lang niya nalamang napakalaki ng halagang hinihingi ng mga dumukot kay Aubrey. Ano ngayon ang balak ninyo, Mommy? Seryosong tanong ni Nessie. Iyan nga ang isasangguni ko sa inyo, mga anak. Kung ako ang masusunod, magbibigay ako kahit 2 milyon sa mga kidnapper. Sa pagitan ng pagluha ay nagpahayag si Susana. Ang iba pang magkakapatid ay tahimik lamang, si Nessie agad ang naglabas ng saloobin, gagastahan natin ng milyones si Aubrey, Mommy, tama ba yon? Nessie, kapatid natin ang takdang patayin ng mga kidnapper, baka nakalimutan mo. Kuya Joshua, correction, hindi po natin tunay na kapatid ang Aubrey na yun, ampun lang siya, mas tamang sabihing napulot sa tabi ng gate. Pero Nessie, itinuring na nating tunay na kapatid si Aubrey. Really, Fritz, hindi kaya dahil achiever lang ang gagang iyon, kaya siya parang napamahal sa atin, kung wala siyang sinabi sa talino, she's nothing. Nessie anak, maaatim ba nating mapatay si Aubrey, dahil lang hindi man lang tayo nagkaloob kahit 2 milyon? Kahit nga po 500,000 ay hindi ako papayag, Mommy, ako ngang tunay na anak ninyo, ay hindi ninyo mabigyan ng ganyang pera. Napabuntong hininga si Susana kay hirap-hirap ng kanyang kalagayan. Pati pala concern niya sa ampon ay pinagseselosa ni Nessie. In the first place, tiyak kong hindi papayag ang kidnappers na 2 milyon lang ang itutubos ninyo, so tapos ang issue, hindi tayo magbibigay ng ransom Mommy, si Nessie kung umarte ay parang siya ang amo ng pamilya. Sina Fritz at Justin ay hindi umiimik, si Jillian ay dinadaan sa pagluha ang napakabigat na sitwasyon. Gaya ng ina ay mahal na mahal din niya si Aubrey, hindi lang dahil magaling ito, kundi talagang bilang kapamilya na ang turing niya kay Aubrey. To be practical about it, Mommy, nakakahinayang ngang magpakawala tayo ng milyones, napalunok si Justin sa kanyang pahayag. Siya nga ba ang nagsabi ng malulupit na salitang yon? Natiyak na susugat sa puso ni Aubrey, si Fritz ay practical din ang pananaw, saan mo kukunin ang 10 milyon, Mommy? Sa pagbebenta ng ari-arian natin, mga lote at bahay paupahan dito sa Manila? Why not? Kung buhay naman ni Aubrey ang kapalit, tugo ni Susana na kay sama-sama na ng loob. Hindi ako papayag, hindi dapat gastusan ng napakalaki si Aubrey, dahil masasaid ang yaman ng pamilya. Matatag ang deklarasyon ni Nessie. Na sinigundahan na rin ni na Justin, Mommy, tama naman po si Nessie, kaming mga tunay na anak, ay hindi ginastusan ng milyones ng pamilya, bakit naman itatanggi ang isang ampun lamang? Walang personalan, Mommy, tutol din po akong gumasta tayo, iparating natin ito sa pulis, yun ang tama, si Fritz ay ganito ang deklarasyon. Tinitigan ni Susana si Jillian, habang nagpapahid ng luha, ikaw Jillian, payag ka ba o tutol din? Hirap na hirap ang loob ng panganay na babae, Mommy, mahal ko po si Aubrey, pero ayokong mabaon sa hirap ang ating pamilya. Paano kung ikaw ang nasa kalagayan ni Aubrey, Jillian, tanong ni Susana. Hindi po ako magdaramdam kahit hindi ako tabyusan, uunawain ko ang kabuhayan ng pamilya, matatag na sagot ni Jillian. Ganoon din po ako, Mommy, hindi ako makitid ang isip na mabuhay, kung magdurusa naman sa pananalapi ang aking kaanak, nanindigan na rin si Justin. Napabuntong hininga si Susana, ganito nga ba ang dapat nilang pananaw? Pababayaan na lang sa kapalaran ang buhay ni Aubrey? Mommy, ano ba, baka kaatakihin sa puso, kawawa naman kami, pati pag-aalala ng labis ng ina ay tinutulan ni Nessie. Isusumpa tayo ni Aubrey, mga anak, kung magtitiwala tayo sa mga pulis at kikilos agad. May pag-asa pa si Aubrey. Mommy, mariin mong kahi ni Justin. Ewan ko, nawawala na ako ng tiwala sa mga pulis, halos hysterical na yata si Susana.
Ipinasok na muna ito ni Jillian sa silid, dapat magpahinga ang matandang ina. Naiwan sina Nessie, Justin at Fritz sa living room. Lihim silang nagpapasalamat na hindi sila ang nasa kalagayan ng ampon. Nagpapahinga sa kwarto si Susana kasama si Jillian, nang tumunog ang landline sa salas. Mabilis na kinuha ni Nessie ang phone, "Hello, hello, sino ka ba?" Boses lalaki, matigas, masungit. "Abat, ikaw ang tumatawag, dapat na ikaw ang magpakilala, gago." Nabiktima ng init ng ulo ni Nessie ang caller. "Ikaw ang gaga, hindi mo kilala ang kausap mo, sino ka nga, oh lol? Ito ba ang bahay ng mga Valencia?" "Ito nga," gigil sa kausap si Nessie. "Then, ibigay mo sa nanay ni Aubrey, ngayon din, hindi, ako ang kausapin mo, anak ako ng may bahay." Napapailing sina Justin at Fritz, noon pa naman walang finesse kahit sa phone si Nessie, alam na nila. Ang hindi sumagi sa isip nila ay kung sino ang kausap ni Nessie. "Okay, sino ka mang gaga ka, magbabayad ba kayo ng 10 milyon o hindi?" Saka lamang natunugan ni Nessie kung sino ang kausap kayo ang dot ang kumidnap kay Aubrey. "Gaga, ngayon mo lang nalaman," saglit lang natahimik si Nessie. Tinakpan ang phone, isinenyas sa dalawang kapatid kung sino ang kausap. Nayanig sina Justin at Fritz, ngayon lang nila naranasan ang ganitong sitwasyon sa buong buhay nila. Ang dating panganib na nababasa lamang sa pahayagan ay nagaganap na pala sa kanila. "Makinig ka, ginoong kidnapper, hindi kami magbibigay sa inyo kahit 10 piso, matatag na sabi ni Nessie. "What, wawat-wat ka pa dyan, hindi kami magbabayad ng ransom, bingi? Baka nabibigla ka, hindi ka nahahabag sa kapatid mong si Aubrey, kapatid mo siya, di ba?" May kasamang pangungutya ang sagot ni Nessie, "Tanga, gago, hindi ko tunay na kapatid si Aubrey, ampun lamang namin siya." Napaigtad sina Fritz at Justin, pati ba naman kanilang sekreto ay kailangang ibulgar ni Nessie sa ibang tao. "Nessie, tama na, ibaba mo na," utos ni Justin. "Bye-bye, Mr. Gago," sa inyo na si Aubrey, pabagsak na ibinaba ni Nessie ang phone sa cradle. Gigil na gigil ang kidnapper sa kabilang dulo ng linya, hindi makapaniwalang hindi pala mababayaran ang dalagang kinidnap nila. Gigil din sa kapatid na bunso sina Fritz at Justin. "Napakalupit mo naman sa ating kapatid, pusong bato ka na ba, Nessie? Kung mamamatay, mamamatay si Aubrey, Kuya Justin," salag ni Nessie, pinipigil ang tunay na damdamin. "Bakit binulgar mo pang ampon, paano kung makarating kay Aubrey, nanganganib na ngang mamatay nung tao ay pasasamain mo pa ang loob?" Tuluyan ng napaiyak ang maldit ang babae, "Kinakalaban ko lang ang awa ko kay Aubrey. Okay, kaya dinadaan ko sa galit sa mga taong yun. Hindi ko naman naisip na baka malaman ni Aubrey, Kuya Justin." Nakadama naman ang awa sa tunay na kapatid sina Fritz at Justin. Inamo nila ito, lalong napahagulhol ang itinuturing na black sheep ng pamilya Valencia, "Mahal ko rin naman si Aubrey, kahit pa selos na selos ako sa kanya, dahil napakagaling niya at tunay na achiever, samantalang ako heto, isa pa ring failure bilang tao." Mangha sina Susana at Jillian sa nasaksihan at sa narinig. Kanina pa pala sila sa di kalayuan sa salas, natawag kasi ang pansin nila ng pagring kanina ng telepono, "Ikaw nga ba, Nessie? Ang umiiyak na yan," palapit na ang ina sa bunsong anak. "Mommy," sising sisi si Nessie, "imagine, kay tagal kong inabangan ang iyong pag-iyak, Nessie. Anak, sa inyong magkakapatid ay ikaw ang bato, ang laging matigas, pero ngayon, taong-tao ka rin pala. And you also love our ampon, after all, tinatakpan ko po ng pagiging matigas ang inggit ko kay Aubrey, Mommy, kay hirap kasing tanggapin ako pang tunay na anak mo ang hindi nagtagumpay." Nayakap ni Susana ang sutil na anak, "Ano ka man, narito pa rin ako para sa iyo, kami ng mga kapatid mo, Nessie. Mommy, pasak lolo na po tayo sa mga pulis, iligtas pa rin po natin si Aubrey, please," mismong si Nessie ang nakiusap sa ina. Nasinang-ayunan naman ang lahat, kung nagkataon marahil na labis-labis ang yaman nila, kahit 2 milyon ay tutubusin nila si Aubrey. "Pero, saan tayo kukuha ng matinong pulis na handang bumawi kay Aubrey?" na itanong ni Susana. Sa headquarters ng pulisya, si Chief Inspector Adam Serrano ay kabilang sa matitinong pulis. Siya rin ang pinakabata sa mga nahirang na Chief Inspector ng bahaging ito ng kapulisan.
Binata pa at gwapong-gwapo si Chief Serrano sa gulang na 27. Siya ang kidnapping team sa kanilang distrito. Captain Serrano, sir, may mga naghahanap po sa inyo, magre-report daw po ng kidnapping. Okay, Ramirez, papasukin mo, nasa opisina pa ang binatang police officer. Sina Susana, Justin at Fritz, kasama si Monica, ay naglahad ng lahat ng detalye ng kidnap kay Captain Adam Serrano, nag-provide din sila ng litrato ni Aubrey sa batang-batang kapitan. Nangako naman ng mabilisang pagkilos si Captain Serrano. Pero ang binatang opisyal, nang wala na ang mga panauhin, ay natitigilan habang minamasdan ang larawan ni Aubrey. Hindi niya matatanggap na ang isang napakagandang dalaga, na summa cum laude pa sa college at executive na sa isang multinational company, ay papatayin lang ng mga kidnapper. Pinulong agad ni Adam Serrano ang kanyang team sa safe house ng mga kumidnap kay Aubrey. Sa pangatlong araw ng kanyang captivity, ay nadinig niya ang ilang usapan ng mga bumihag sa kanya. Malabo, Subas, hindi tayo kikita, bakit naman Bruno? Hindi raw tutubusin ang bihag, ha, bakit naman? Wala bang pantubos, ewan, ayaw yatang magpaka wala ng pera dahil kwan. Dahil ano, ewan ba, sabi yata ng nakausap ni Bossing, hindi na lang tutubusin ang bihag natin. Bakit nga Bruno, kasi daw, sayang ang pera dahil hindi naman tunay na anak, napalunok si Aubrey, tama ba ang naririnig niya? Ano, sino ang hindi tunay na anak? Sino pa kundi yung bihag nating si Miss Valencia, ampun lang pala yun, sabi daw ng kapatid na babae. Nayanig si Aubrey, nagkamali ng pandinig, klarong sinabing siya ay ampon. Ampon lamang, kaya hindi tutubusin, nang hinayang yata yung pamilya, sa bagay, mahirap gumastos sa hindi naman tunay na kadugo, di ba Bruno, sa bagay? Pumapatak na ang masaganang luha ni Aubrey, habang nakakulong sa kabilang silid. Sinasabi na nga ba niya, lumabas din ang katotohanan ng kanyang pagdududa. Hindi nga pala siya tunay na anak ni na Susana at Lorenzo Valencia. Ah, kay sakit-sakit naman, takda na pala siyang mamatay nang walang kalaban-laban kailan. Mamaya na ba, bukas ng madaling araw, saan kaya pupulutin ang kanyang bangkay? Matutulad ba siya sa isa pang dalagang ang bangkay ay itinapon sa may ilog Pasig? Humahagulhol ng tahimik si Aubrey, sa magkahalong takot at habag sa sarili. Kaya pa naman siya nakidnap ay dahil uuwi siya sa bahay nila sa Caloocan, uuwi siya kahit malayo sa Laguna ang Caloocan, kasi mahal niya ang mommy at mga kapatid niya. Yun naman pala ay hindi siya totoong member ng pamilya. Dakilang ampun lang pala siya, gaga, kay talino mo ay natanga ka ng mahabang panahon, paano na ngayon, ha Aubrey? Mabibilang ka na pala sa mga statistics ng mga kidnapping victims, sinisisi ni Aubrey ang sarili. At kay sama-sama ng loob niya sa buong pamilya, sa kanyang mommy na hindi pala niya tunay na mommy. Sa kanyang mga kapatid na hindi pala niya tunay na mga kapatid. Pati ba ang namayapa na niyang daddy ay magagalit na rin siya? Imagine, hindi pala ako anak ni Lorenzo Valencia, pero tuwang-tuwa siya sa mga achievements ko, he truly cared for me like a real father. Pakiramdam niya ay hindi naman masama ang loob niya sa kanyang daddy, kung buhay pa sana ito, siguro ay tutubusin siya nito sa mga kidnapper. Ah, ituturing pa rin niyang dakilang daddy si Lorenzo Valencia. Kung papatayin na po ako ng mga kumidnap sa akin, salubungin mo po sana ako sa heaven, daddy. Bumalong na naman ang luha ni Aubrey, Miss Valencia. Alam mo bang ampun ka lang ng buwisit mong pamilya? Halatang aburido ang leader ng kidnapping gang habang kausap si Aubrey. Walang takip sa mukha ang leader, gayon din ang mga tauhan. Dahil ba sa papatayin siya later on, kaya hindi natakot mabisto? Yes, you told me just now, walang emosyong sagot ng dalaga. Oh, ngayon mo lang nalaman, sa akin, kung gayoy condolence, kami pa pala ang naghatid sa iyo ng masamang balita. Ikaw ba ay dating militar, Ginoo? Matatag na nagtanong si Aubrey sa kanyang captor. Good thinking iya, yes, dati akong militar na hindi umaasenso, dahil wala akong backer, kaya heto, ako mismo ang nagpromote sa sarili ko, malakas kumita sa matatagumpay na kidnapping operations, at boss ako ng aking mga tauhan. Papatayin mo ba ako, Ginoo? Oo, walang personalen, hindi ka kasi tutubusin ng pamilya mo, kasi yata ay nanghinayang sa pera, dahil nga ikaw naman daw ay
Ampun, say it, you jerk, gigil na nagkasana ng baril ang boss, itinutok na iyon sa batok ni Aubrey, hinayupak ka, nobody calls me a jerk and live, sesentensyahan na kita, ngayon din. Pumikit si Aubrey, manhid na siya sa takot, pero bakit kahit sunod-sunod na putok na ang kanyang narinig ay buhay pa rin siya? Buhay pa nga ako, at nakatimbuwang na ang boss ng mga kidnappers, patay na. Ang mga tauhan naman ay mga nakataas na ang kamay, nagsisisuko na. Miss Valencia, are you all right? Abot-abot ang buntong hininga na tumango si Aubrey sa gwapong opisyal na nagligtas sa kanya. Yes, officer, I'm all right. Captain Adam Serrano, ma'am, at your service, luhaan sa galak na tinanggap ni Aubrey ang pakikipagkamay ng gwapong police officer. Tumanggi si Aubrey na magpahatid kay Captain Serrano sa bahay ng mga Valencia sa Caloocan. Pero di ba doon ka nakatira, Aubrey? Naroon ang mother mo at mga kapatid. Officer, please, may mga bagay kang hindi alam, ako ay tutuloy na muna sa aking kaibigan. Saglit lang nag-isip ang binatang police captain. Okay, doon kita ihahatid, Aubrey. Bahagi pa ba ito ng kagandahang loob ng pulisya, Captain Serrano? Aubrey, hindi pa ako matanda, you can call me Adam. Matamlay na umiti ang dalaga, whatever, binata pa nga pala ako. Hindi ako nagtatanong, Adam, nailigtas ka na sa panganib, bakit galit ka pa rin yata sa mundo? Specifically, dama kong ayaw mong pakita sa pamilya mo, why? Personal ang dahilan ko, Adam, sorry, you are still a stranger as far as I'm concerned. Nagkibit-balikat lang ang gwapong police captain, akala ko pa naman ay maaari tayong maging magkaibigan man lang muna, may pagtatakang naitanong ni Aubrey, desidido akong ligawan ka rin in the near future, Aubrey. Ha, at bakit bigla naman yata, you hardly know me, Adam. Alam ko na ang character profile mo, Aubrey, ikaw ay isang matalinong dalaga, summa cum laude sa college, yung executive ngayon ng isang malaking kumpanya, napakalaki ng pag-asang umasenso sa iyong field. Umirap si Aubrey, tinga lang ang nalaman mo, Adam, ang pinakamatindi ay hindi mo pabatid, tell me, I'm a friend. Umiling ang dalaga, I really must go now, Adam, ihinatid nga ni Adam si Aubrey sa bahay ng kaibigan nito, na natiling tahimik ang dalaga sa kahabaan ng biyahe. By the way, nalaman na ng pamilya mo na ikaw ay nailigtas namin mula sa mga kidnappers. Walang reaksyon si Aubrey kundi isang buntong hininga at pasimpleng pagtataas ng isang kilay. Your mom is particularly relieved, tuwang-tuwa siyang ikaw ay buhay. Parang walang narinig si Aubrey, paki-turn right, sa second house sa kanan ang bahay ng friend ko. Aubrey, isang tanong lang pwede, ikaw ang nagligtas sa akin, sige pwede ang huling tanong, why do you hate your family? Good question, Adam, kinasusuklaman ko ang pamilya ko. Dahil sila ay plastic at niloko nila ako. Niloko? Takang tanong ni Adam habang ipinapark na ang sasakyan sa gawing kanan. Ayoko nang sumagot, Adam, purely personal na ang tinutumbok ng tanong mo. Anyway, hayon na si Monica, pasalubong na sa...